Potrero Malabon. May ride na naman tayo. Hindi natin kasama ngayon yung ano, yung mga partner natin. Okay. Bali, nandito na ako sa Petron Potrero and hinihintay ko na lang dito si Ryzen. Yung mga kasama ko ngayon, bali hindi ko kasama si ano, si Kuya Joseph sa Kuya Erin ngayong araw na to. Mga tiga Bulacan yung kakasama natin ngayon. Then update ko kayo pag nandito na siya. Let's go. Nag-chat si tito mo eh. Nag-ano sabi? Oo, sabi, alalayan mo si, ano ah, si Ryzen ah. Para makita kita. Para makita kita. So, so yun na nga mga Tulok Master, first time ko makakasama si Ryzen. Bale, papunta kami ng ano ngayon, ng Bungapon. And ito, malakas yung loob. Bumili ba ako sa'yo kasi ano, yung parang nakapag long ride ka na ba? Saan na pinaka antipolo? Oh, so, ito, mapapalaban ka rito. Challenge ko sa'yo, matapos mo sakto, kasha pala sa'yo. Hindi ka naman pala medium eh, small ka eh. Kasha sa'yo, pag natapos natin to, de-reward ko sa'yo yun. Okay, masaya to, maganda yun doon. Pero kailangan ano tayo. Maging pacing lang kasi mahabang ano to eh, long ride talaga. Pati ma. Yun, kita na. Si Julio. Yo, what's up mga Tulok Master? Welcome back for another ride. And dito ay makakasama ulit natin yung Team Mandirigma. Kasama si Ate Julie. And tatakbo tayo ng 300 km mula Valenzuela to Aurora Arc hanggang uwian. Bali, one shot ang magiging ride natin ito mga Tulok Master. Bali, meron tayo mga kasama ngayon na isa at na-invite ko galing sa tropa ko, si Ryzen. And newbie lang siya, hindi siya ganun kalakas dahil antipolo pa lang yung naakit niya. And nabilib ako sa kanya dahil natapos niya yung pag-akit hanggang Aurora Arc, pero nag-collapse na siya nung pagbaba namin ng Aurora Arc. Napaka-init na. So, tara, samahan niyo ako at maglakbay ulit patungo dito sa may Bungabon, Labi River, and patungo sa pag-akyat ng Aurora Arc. So, tara, mga Tulok Master, let's go! At this moment eh, nandito na kami sa may bandang People's Park, Malinta, mga Tulok Master. And hindi kami naasahan na pangyayari and mabubutasan, mauunang sumpa si Ryzen dito. May parting madilim dito na yung mga takip ng ano, takip, mga iniwan ng mga Maynilad, yung may takip ng bakal na nakaano. 23C yung gulong niya. Tapos nakaanto siya doon. So yun, napipinch plat siya rito mga Tulok Master. Umay, ang umpisa pa lang plat na agad. Eh,
Bali, nandito na kami sa Malanday and dito na siya mabubutasan sa parte na to. Dahil nga busy ako sa pagsasalita nitong oras na to and hindi ko mapapansin yung bakal. Ito na yung parte na to. Ayan, ayan na, boom! Tapos siya, nakasunod siya sa akin yan. Kaya hindi ko na signal na umiiwas dun sa may ano ng bakal. And maya maya niyan, dire-diretso pa rin ako ng takbo ko nito. Hindi ko pinansin yung bakal na yun kasi naka 35C nga ako eh. Hindi naman iindahin ng gulong ko yung ganung bakal na yun, na mataas. And siya is naka 23C. Maya maya nito, lilingon ako nito. Tapos hindi ko na siya makikita. Hindi ko napansin kaagad. Ay, nawala. Nyare. Ha? Bomba? Na plat? Gagi na nadali kaya yata doon. Bomba lang, bomba. Baka na pinch plat 'yan. Palitan na kaya natin. Bakal? Palitan na natin para sure. Doon nadali ka ngayon likod, okay lang. Okay lang yun, grabe. Na-pinch plat ka agad, gag. Unang dugo. Ang aga. Uli ko kasi magbago. Oo. Di ko rin napansin yun eh. Na pinch plat nga to. Plat to yan? Oo. Parang hindi matigas. Tigas. Tigas ah. Hindi ko naman dali. Ay, may 15 ka nala. Ayun. Buti na lang. Talagang pinagandaan mo talaga. Buti na lang, may dala kang ano, 15. Madali lang natin mapapalitan to. So yun mga tulak master eh, maaga-agang ano, sumpatong nangyari sa amin. Wow. Ay na, nakita mo na? Yan. Para mabilis. Pitch plat to, sigurado. Ito. Kinagat? To, oh. Kinagat? Malit lang, malit. Ilan? Kinagat ng ano yan? Sa ano niya? Pagkaldag niya, no? Oo. Oh. Eh, isa lang? Minsan dalawa isa lang. Yan, eh. Sige. Isa lang? Dalawa. Ay, dalawa! Kinagat? Dalawa! Diba? Sa aksiyo, boy. Dalawa yan, eh. Babasbasan natin ng na hindi paplatan ulit ah. Di nga ako nagkamali ng hinala mga Talk Master, na pinch plat nga talaga yung gulong ni Ryzen dahil dun sa takip na bakal na nakakakanto, nakakainis yung mga ganun eh, mga iniwan ng mga Maynilad na hindi tinapos. After namin matapos yung gulong niya, eh nagpatuloy na kami na bumiyahe kasi nga naghihintay na sila Ate Julie doon sa may Bukawi 7-11, doon sa may ano, may overpass. Tapos hindi na ako masyado nag-vlog nito. Ang mga kuha ko na lang is yung mga
doon sa mga pinaghintayan ng mga team Mandirigma. Bali, may naghintay sa may Balagtas, tapos may naghintay sa may Plaridel. After nun, nagdire-diretso na kami ng biyahe papuntang Bungabon. And napakadilim ng biyahe na yun, kaya hindi na ako nag-attempt na mag-video dahil napakahabang patag naman nun. And wala naman kayo makikita kasi nga madilim, mga tolak master. And tara, tuloy na tayo sa biyahe. Let's go! Okay, mga tolak master, bali nandito na kami sa first stopover namin, kung saan na kung saan doon naghihintay sila Ate Julie. Dito sila sa 7-Eleven. Naghihintay ako kasi Ate Julie lang ata nandyan. Sana? Ito pala. Ate? Jules. Naplatan eh. Gagamitin mo na yung ilaw? Ha? Gagamitin mo na yung ilaw? Saan ba? Dito. Ay, kamusta? Naplatan eh. Naplatan? Na-pinch plat siya kanina eh. Nadali doon saan eh. Doon din yung punta niya, sir. Bali siya nagaya sa Ate Julie. Ang pangalan mo, sir? Joshua. Jerome. Sir Jerome. So, sila yung mga kasabay namin papunta Aurora. Ay, Ate Julie, naka-pink na siya, hindi na siya naka-itim ngayon. After nito is along the way na namin pinikap yung mga magiging kasama pa namin papuntang Bungabon. Bali, ito is nandito na kami ng Balagtas. At nandito na sila Lira, Ma'am Lira, tapos si Dexter. Saka may isang sumabay sa amin, hinatid hanggang dito lang sa may Balagtas. And after nito is dediretso na kami ng Plaridel dahil nandun na yung sunod naming pipikapin na mga kasama namin. Nandun na silang lahat yung mga kasama namin. Mas marami sila dun kumpara dito sa may Balagtas. So tara, let's go! Okay, mga katulak master, after 30 minutes na pagpadyak namin, nakarating na rin kami sa third pickup point namin sa may Plaridel. And nandito na sila Sir Dennis, si Sir Jeff, Sir Paulo, si Ma'am Claire, and meron pang dalawang darating dito eh. Hindi ko masyado nakilala. And after nito, meron pa kaming last pickup point nito sa parting baliwag, si Sir Charles. Ayun na yung pinakahuling pickup point namin, tapos nagdire-diretso na kami hanggang Bungabon. So, wag na natin patagalin to. Let's go! Yon mga tulak master, bali nandito na kami sa Palayan. Malapit na kami sa Bungabon and papunta kami ng Labi River. After namin maglabi river, iakit kami ng Aurora. Bali, 40 kilometer na lang bago kami makarating ng Labi. And aahon pa rin yun papuntang Labi bago mapunta doon sa Labi. Aahon pa. Pagka, sigurado. Ha? Ha? 27 lang yun eh. Takbong 27 lang yun eh. Paano po takbong 35? Sabi ko siya, huwag ka rumatrat eh. Dito, sinasabihan ko si Ryzen na huwag maipagsabayan doon sa Team Mandirigma kasi yung mga yun, sanay na sa long ride. Siya is Antipolo lang, tapos MOA, Luneta, yung mga nagiging ride niya. So, sa madaling salita, first time niya lang bumiyahe na gantong kahaba. Kaya sinasabihan ko siya na wag nang maibagsabayan doon kasi wala na siyang ipapadyak kapag nagsimula na yung ahon doon sa may Bungabon at doon sa may Aurora.
So, resume natin itong video, mga Tulak Master. Ang ganda na ng daan, no? May mga harang na. Ang liwanag pa. Dati wala yan, eh. Dinggalan, Aulo, Reservoir, Reservoir. Na-amaze ako sa bayan ng Palayan kasi napakaliwanag ng daan at napakapatag, mga Tulak Master. Di kagaya dun sa mga sa Malabon, Valenzuela at Malanday, sobrang lulubak. Dito halos pantay na pantay yung semento. Ang sarap pumadyak, mga Tulak Master. And hopefully soon na maging ganito rin sa mga ibang lugar. Napakaganda ng daan, pantay na pantay. Yung iba kasing mga semento sa katulad doon sa Malabon, may dinadaan ako doon. Yung sinatawag ni biker doon na hagdang-hagdang daan. Yung parang hindi siya pantay-pantay. Yung baba, baba, taas, baba, taas. Napaka-umay nun. After dito sa May Palayan, is papunta na kami ng Bungabon. Balikinat ko na yung video dito kasi madilim na doon sa parte ng Bungabon, eh. Walang kailo-ilo. Bakit kaya? Dito sa Palayan napakaliwanag. Tapos paglagpas ng Bungabon, walang kailo-ilo yung daan. Kaya hindi ko na niresume. Bali, inabutan na kami ng liwanag sa parte ng arko ng Bungabon. Papasok ng arko ng Bungabon. So tara, let's go! Yun, sita na. Ito Julie, oh. Modeling. After 10 hours, nandito na rin sa Bungabon. Pero babayahin pa namin yung papuntang gabi. Fresh pa. Try pa rin namin umahon dun sa may ano, papuntang Aurora Arch. Si Ate Julie, nakailang lipstick na si Ate Julie? Bali, nag-picture taking lang sila rito sa may arko ng Bungabon. And then, nagpa-picture na rin ako sa kanila, buong team Mandirigma. Tapos, napag-decisionan namin na bumalik na sa pagpadyak papuntang Labi River. At this moment, mga Tulak Master, pumapadyak na kami papuntang Labi River. Nasa almost 30 kilometer pa ata ito. Napakahabang patag pa nitong babayahin namin dahil sa parting papuntang akit ng bundok papuntang Labi River, medyo makunat doon dahil tumataas ng 1% to 2% gradient yung mahabang patag doon. Bali, hindi na rin siya naging patag kasi may makunat na ahon dun sa mukha lang patag pero paahon yun. Bali, ito na yung packet ng Labi River. Mahabang patag pa to, mga Tulak Master. Ito ngayon sinasabi ko na merong 1% to 2% gradient, mga Tulak Master. Mukha lang patag to. Diyan, bali mag-aatip na ako mag-breakaway dyan kasi patag na, eh. Tapos bandang gitna is medyo kukunat kaya medyo magpepetix tayo dahil gusto ko rin makunan yung pag-ahon ni Ryzen and gusto kong matutukan siya kung talagang kakayanin niya yung ahon dito sa may Bungabon kasi kung hindi niya kakayanin yung ahon dito sa may Bungabon, hindi niya rin kakayanin yung ahon dito sa may Aurora. Ito ba yung daan? Parang dito yun, ah. Uy!
Ate Julie, maliwanag na. Kaya ako nasabi na maliwanag na malabo kasi yung mata ni Ate Julie. Sa tuwing nagra-ride kami ng madilim, hindi siya makahataw ng maayos kasi nga iniiwasan niyang ma-shoot sa butas at ma-flat siya. Yun yung mga iniiwasan niya. Di katulad nung nakaraang ride namin, nabutas siya nung nag-rebel kami. Siya yung unang-unang na putasan kasi na-pinch flat din siya. Buti na lang may dalang interior kaya napalitan kaagad yung ano, yung interior niya. So tara, diretso na tayo. Hirap to kita. Ma'am Claire. So paakyat na kami ng bundok ng ano, bungabon mga truck master. Tapos pagbaba nun excuse me po. Sa may Labi River na pagbaba namin. Bali itong akitin namin is yung ano, bundok ng bungabon. Nakaka 143 km na kami simula ano. Simula sa Valenzuela hanggang dito sa may bungabon. Nueva Ecija. And yun, maganda pa rin at napakalamig ng weather noor sa baha, alas 6 na ng umaga mga tulok master, and medyo makulimlim yung panahon, medyo makunat na yung ano, patag dito, at di katulad dati hindi natin nakikita yung ano, yung gradient nung ahon, and ngayon medyo meron tayong ano, meron na akong speedometer na gamit ngayon, yung SOS G Plus, and medyo makapagbigay na ako ng ano, ng information kung gaano ka taas yung aahunin ko, kung gaano kabilis yung tatakbuhin natin, and kung gaano kalayo yung napuntahan natin. Bali ngayon meron tayong 2.3 na gradient, makunat-kunat. Mukha lang patag to, pero ahon to. 1.7 pa iba-iba. 1.7 yung gradient. Bali yung altitude niya is 15.5%. Kamusta? Ahon. Ahon yan. Hindi yan patag. Third time dito sa Bungabon. Nueva Ecija. Ito. Si Ryzen, yung pamangkin nung ano ko. Tropa. Kinaya. Papunta. Pero yung pa-uwi. Kakayanin. Kakayanin na lang. No choice eh. Kasi pag di niya kinaya, di siya makaka-uwi. Pag na ko. Last pag. Ganda rito. Tano naman yung bundok na yan, oh. Maambon. Magandang view. Tapos, ayun. Rising. Tapos, ayan, kabila. Bundok din. Medyo makulimlim. At sana wag bumagsak yung ulan. Medyo makunat nga eh. Tignan natin yung gradient. 2.3 yung gradient natin. Parang umuulan dun ah.
umuulan na ata doon. Umuulan nga. Bago umuulan. Pagdating namin bago umahon doon sa bundok ng Bungabon, umulan ng panandalian. Kaya medyo sumilong muna kami bago kami umahon doon sa may ano, sa may bundok ng Bungabon. Saglit lang naman yung naging ano, naging ulan. And yun, nag-resume na rin kami. Bali ito is paahon na kami ng ano, ng bundok ng Bungabon. And mga kasabay ko rito si Ryzen, si Sir Joshua at si Sir Jerome. And bali apat kami. And yung mga team Mandirigma, malalakas kasi yun. Kaya pinauna ko na sila and inalalayan ko tong tatlo na to. Sinabayan ko sila. Hindi naman sa mahina sila, si Sir Jerome kaya niya naman umahon. Bali ginagawa niya lang is sinasabayan niya lang rin yung kasama niya. Bali joiner lang si Sir Jerome at si Sir Joshua. Bali magkasama sila sa isang team. Bali nag-join lang sila dito sa ride na to nung nag-invite. Ewan ko nag-invite si Ma'am Julie. And si Ryzen joiner lang rin siya. Saka ako joiner lang sa ride ng team Mandirigma. Kaya ito si Ryzen ay gustong-gusto rin sumama and masubukan yung lakas niya. Sinama ko na siya. Kinain niya naman hanggang pag-ahon ng Aurora. Hindi ko lang alam pagbaba. So tara, samahan niyo na kami dito. Gandun no, dati wala yan. Yan na pa, paakit pa lang. Ah, sir, ganda na. Ayos, panalo. Wala ka nang ibang sasabihin kundi maganda lang eh. Babalikan ko to, kaya nakamotor na. Pwede naman eh. Sana, magkakamotor tayo. Shoutout kay Kuya Erwin, ang sabi niya, 12 daw tayo makakaahon ng arko. Woo, panis! Lalagay ko yung mukha ni Kuya Erwin habang sinasabi niyo. Binubuo na ulit nila oh. Dati... Shout out kay Sir Johnson! Walang kamay dito pero basic ang ako. Kamay ito, yung kamay ni Paolo. Meron dito maa! Paano mabaho? Paano ko ano? Bali nag-picture taking muna kami dito mga Tulak Master. And pag after nito nagpasya na kami pumadyak papuntang Aurora Arc dahil nga ayaw na rin namin abutan ng tirik ng araw at mas maganda umahon na kami bago kami maligo dito sa may Labi River. Bali naligo muna, naligo rin kami dito sa may Labi River after nitong pag-ahon namin sa Aurora Arc. Okay guys,
After namin dito sa Labe, aahunin muna namin yung Aurora bago kami magtampisaw dito sa ilog ng Labe. Akit muna kami sa Argo, di ba? Kaya, di ba? Kaya pa. Mapapagod pero hindi susuko. Pwedeng aakatin pa natin 'yun, no? Pwedeng tumukod, magpahinga pero dederecha pa rin. Okay. Aakatin pa natin. At tayo diyan, high five tayo. Mamaya pag-uwi natin, may reward ka sa akin. Ano? Tara! Una kami, ha? Diretso lang ba dyan? Oo, diretso lang. Bababa rin naman tayo lahat, eh. Yung bata ako. Naku, inangat mo kaagad. Patay ka ngayon. Sipay mo. Yan, o. Galing, di ba? Mga technique. May natututunan ka sa akin, ha? May mga natututunan ka sa akin, mga special technique. Kaya pag uwi mo, sabihin mo doon sa kapitbahay mo, sa pinsan mo, sa kapitbahay, sa nanay mo, saka sa kuya mo, saka sa tito mo, sa buong angkan mo, manood ng Katulak Master. Eh mo, maraming matututunan, mga kalokohan. Kaya natin to. Hindi. Push. Lepa na lang, huwag mong bilisan lang. Kabila, kaliwa kanan lang. Yan, ganyan lang. Uy, shower, libre. Libre shower. Kaliwa kanan lang. Aahon din yan. Ayun kaya gamitin mo? Yun o. Sigurado aahon ka dun. Tulak nga lang. Bilib nga ako sa'yo eh. First time mo lang, decidido ka kagad dito eh. Oh. Buong loob. Wasak ang labas. Wasak ang labas. Uwi, tulog. Uwi, tulog bukas. Isang araw pa hinga. Yan. Dandan lang. Yan. Tata, di pa gumalaw. Ha? Di pa gumalaw. Biya mo na. Magkikita. Pahinga, pagdating na alis. Nasayabi mo, ligo muna dun. Balikan na lang natin. Balikan na lang natin. Sabi niya, awin na naman. Ah, dapat. Eh, yung karating. Di, dapat pinano mo muna dun. Pagod na yun eh. Sa Lubsub Mountain. Malitan view. Maganda siguro dyan. Ah, liguan din. Ganda oh. Paliguan din. Dito makakapaliguan. Dito sa baba. Hindi galing dito yun. Hindi, ano rin yun. Doon kabila galing yun. Ah. Pinuntahan namin pinanggagalingan ng ano eh. Tubig ng Labe. Nagaya bumili ng tubig si Sir Jerome and umuo naman ako kasi wala na rin akong tubig nitong time na to. And
okay na rin kasi hinahintay namin dito si Ryzen. After namin bumili, bumili na rin siya ng tubig niya. At nagkikrave na rin ako sa maalat nito kasi yung dala ko, yung Cloud 9, pangkarga ko habang umaahon. Nauumay na ako sa tamis. Gusto kong kumain ng ano, ng medyo maalat. Kaya bumili ako ng ano, ng money dito para kontra tamis. After namin mag-refill ng tubig and kumain ng money kasi nga nauumay na ako sa tamis ng tsokolate, ito nabutan namin dito yung Team Manderigma and siguro nagkumain to dito and pagkadating namin nag-ride out na rin sila, so sumabay na rin kami para dire-diretso na rin yung ahon namin. Bali, hinayaan ko na silang mauna dito kasi hindi naman to karera, mga tulak master. And na-conserve ako ng energy ko kasi nga mahaba-haba pa yung papadyakin namin pababa at pauwi. Mapapalaba kami nito. Madalas kasi yung hirap ng long ride na doon sa pag-uwi kasi aabuto na kayo ng tirik ng araw. Exhausted na kayo kasi sa haba ng biyahe at sa hirap ng inahon nyo, medyo mauubos na yung energy nyo. Talagang kailangan nyo ng maraming tubig kasi nga napakainit ng panahon. At bandang alas 12 kami na bumiyahe ng pauwi nito. So resume na natin yung ano, yung biyahe natin. Sipong isa pataas. Yan. Yan. Ha? Isa, ay dalawa. Yung isa, si kuya yung nakaputi, hindi na yata umakit. Ito na yung huli. Oo. Hindi, si Ryzen yung isa, yung naka light blue na road bike. Pahinga. Oh, sabi ko, sige, okay lang yun. Pagkapahinga mo, akit ulit. Newbie lang yun eh. Ganda. Lamig. Parang nasa Baguio eh. Sarap umahon nga eh. Sa pagbaba, siguro hindi. Bypass na tayo dumaan pa uwi. Mas malapit dun eh. Santa Rosa na ilabas. Lalagpas na tayo ng Kabanatuan. Lamig. Sarap. Sarap matulog. Sarap matulog. Iba ba? Kala ko sarap umahon eh. Sarap matulog. Nakatulog na ako sa kubo. Bali wala yung ano eh, no? Yung kagat ng lamok. Makatulog lang. One-to-one-to lang. Kita-kita na lang doon. Wala naman yung price eh. Ngayon pa lang. Sa La Bella nakapunta na ako. Isang beses, tapos Bungabon. Bali, pangatlo na. Pero yung pagpunta ng Labe, isa pa lang. Tumataas. 8%. 8% gradient. Pero yung siko lang naman eh. Oh, balik na ulit.
May insekto yata sa tenga ko. Pahinga. Ay, pahinga. Ano yun? Ayun pa yata kitin natin eh. Ayun yun. Daan yan oh. Gaganon pa yata yan eh. Ayun oh. Ma'am Claire. Ayun nga. Gaganon oh. Joke lang. Ewan ko. Doon oh. Doon pa tayo eh. Yun mo. Doon na sa tuktok na yun. Nagkatotoo nga doon nga. Hindi, malapit na eh. Naka 1 kilometer na tayo eh. Pag dating ng 2 kilometer, wala pa rin. Balikan natin si ate. Tubuhin natin. Malamang nag-picture dito yan. Ate Julie. Percent. Wow! Ang lamig! Kinitula kami pababa. Ah, lamig. Ah. Arko na rin sa wakas. Basta mga ganyan shorts mo, mga mama. Success! Wala, hindi na makit yun. Tinawagan mo? Ay, wala ba? Nanginginig din pa ako kung hindi na makakalala. At this moment, ito, natapos na namin yung destination namin and nakakit na kami dito sa may Aurora Province Arc. And syempre hindi mawawala yung picture taking, lalo na si Ate Julie, number one. After nito, nagpasya na kami bumaba dahil nga medyo aabutan na kami ng init and para makatulog na rin kami, kumuha may kami ng cottage sa may Labi River. So tropa, saulong muna tayo. Bababa na kami. Ryzen. Downhill Aurora. Downhill Aurora. Ah, galing mong daloy pa. Downhill. Oh. Ah, si ano, sir. Bumabaga, ano ko, kasama ko nagbabag. Ayaw din nila dito eh. Nandiyayaya ko eh. Oo, malayo eh. Malayo. Ah? Ano ah? Sige, ako na mag-ano. Ito, nagbo-vlog tayo. May sticker kayo doon. Meron. Uy.
sticker. Okay, dalawa. Tiga din. Natatanggal yan yung gitna. Yung shoutout ka muna bago bumaba. Shoutout sa mga barkada ko sa Tarlac. Yun, no? Tiga Tarlac ka? Apo. Sa, ngayon, sa kagaling? Sa Rizal lang po. Kami, galing pang Valenzuela eh. Ano, hintay mo ha? Ano, hintay mo ha? Okay, ingat. Meron isa. Okay, after ng napakabang lusong doon sa may Aurora Arc, eh, ito pumasok na kami sa Labi River para makatulog and makapag-refresh. Bali, ito eh, magpipicture-picture muna kami na nandito sa may cottage. And salamat kay Sir Jeff kasi in-sponsoran niya tong cottage na to para makapasok kami and kanya-kanyang entrance na lang. So, salamat kay Sir Jeff. Happy birthday! COVID-free! Nakakabot dito yung COVID eh, kahit anong nangyari. Dito na kami sa Labi River and dito kami sa May Cottage at balak naming matulog pero maliligo muna. And thanks to Sir Jeff! Happy birthday, Sir Jeff! Happy birthday, Sir Jeff! Thank you very much! Bali, hindi na rin ako nakakuha ng video nung habang naliligo kami kasi nga nasira yung waterproof case ko. Bali, picture na lang itong ipapakita ko sa inyo. Okay, pauwi na kami. Bye-bye ulit. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Hindi na ba kanya ako? Ha? Hindi na ba? Hindi nga po, hindi nga na. Sorry ka. Pag umuwi na yun. Hindi, machichat mo naman yun eh. Machichat naman ni ate yan yun eh. Ate Julie. So yun mga Tulog Master. Palabas na kami ng Labi River and tapos na kami magpahinga at maligo. And alas 12 na. Napakainit. And sana maging makulimlim. Sana maging makulimlim. Arigot.
At this moment mga Katolok Master, pauwi na kami ng Valenzuela. Dahil malayo-layo pa itong babiyahin namin, nasa 140 km pa itong pabalik ng Valenzuela. At si Ryzen is last pag na rin talaga nitong oras na to. Ang mangyayari dito is downhill pa yan. Pagdating namin ng palengke ng Bungabon, doon ko na siya simulang hahatakin hanggang sa Kabanatuan. Pero may part na pumapadyak siya kapag makaka-recover na siya. Kapag nakikita kong nahuhuli na siya, hihilahin ko na ulit siya papunta doon sa may pacing ng bali pinapagit na ako siya doon sa single file na ginagawa nung Team Mandirigma. Parang ibabato ko, i-check ko siya doon para makakapit siya doon sa gitna ng single file ng pacing ng Team Mandirigma para makakapit siya doon. So ito yung footage ng nasa may kawayan na kami. Update, bali nasa may kuwayan na kami and hindi na kinaya ni Ryzen at tinihila ko na siya ngayon oras na to. Ayun o, mas bad, grabe. Bali yan yung naging sitwasyon namin simula balagtas, kasi dyan na siya tinamaan talaga ng gusto na hindi niya na halos maipadyak yung paa niya. And nagpa siya na ako na talian na yung bike niya papunta dun sa bike ko. And hilahin na siya hanggang may kawayan, hanggang dun sa may Potrero, Malabon. And ito na yung naging footage namin nung nakarating na kami dun sa parte ng Malabon. Bali na nakarating na kami. Ano ang dadaan niya? Ha? Dadaan. Dun. Pabalik. Malabon? Oo. Okay mga Katolok Master. At nandito na kami sa McDonald's Potrero. And dito ko na lang, hanggang dito ko na lang kayang i-attend si Ryzen dahil medyo mahaba na yung naging biyahe namin, 328 kilometers and almost one day na kami pumabiyahe. Dito ko na rin tatapusin mga Katolok Master, bali iaabot ko na lang yung Jesse na ipinangako sa kanya. Kasi ba sa'yo yan? Wala na ako naiwan dyan ha. So dito ko na ito tatapusin mga Katolok Master. And ito yung isang araw na nakakapagod. And parang advance na pamamanata namin. Pamamanata ako. And pamamanata niya. Tapos na rin yung biyahe namin. So dito ko na tatapusin ito mga Katolok Master. See you sa susunod na ride. And ride tip sa lahat ng mga Katolok Master. Sarado mo.